daan-daang milyong pisong idineposito sa isang bangko ang tinangay raw ng kanilang branch manager. Ang branch manager at kanyang pamilya hindi na ngayon mahagilap. May report si Chino Gaston. Sa party list group na ACT-CIS, dumulog ang isang depositor ng isang branch ng East West Bank sa Metro Manila. Reklamo niya na wala raw ang milyong-milyong pisong deposito niya sa naturang branch. Mismong branch manager pa raw ang tumangay nitong Nobyembre. Mag-reklamo na itong ating depositor ay nalaman nga na nawawala na si Tatan, pati yung kanyang buong pamilya. Sa sumbong ng depositor, napansin daw niyang unti-unting nababawasan ang pera sa kanyang account. Kaya nakipag-ugnayan siya agad sa bangko. And then nung magreklamo nga siya dun sa branch, ang sabi, magreklamo na lang sa PSC. That is why siya lumapit siya sa amin. Para nga, kasi dapat nun ang bangko magkaroon ka agad ng investigation. Pero lumalabas na hindi lang isa, kundi dalawa ang bank depositor na ganito ang dinanas. Base sa mga ulat, aabot sa daan-daang milyong piso ang nawala sa dalawang depositor. Sa isang statement, kinumpirma ng East West Bank na nawawala nga ang isang babaeng branch manager kasama ang pera ng dalawang depositors. Matagal na raw katransaksyon ng manager ang dalawang kliyente. Nasabihan na rin daw ang dalawang biktima na may internal investigation ng bangko at ibabalik ang nawawalang halaga sa kanilang mga accounts. Hindi binanggit kung magkano ang nawawalang halaga, pero tinawag itong not significant sa press statement. Sabi rin ng bangko, sa isang branch lang nila ito nangyari, pero maglalagay daw sila ng system-wide na pag-iingat para matiyak na hindi na ito mauulit. Iniimbestigahan na ng BSP ang insidente. Tinitingnan at pag-aaralan daw nila ang reklamo ng mga depositor, pati na ang mga ginawang hakbang ng bangko bilang tugon sa nangyari. Chino Gaston, GMA News.